patuloy natin yung ating lesson, Doctrine of Christ, Christology. I think kung di ako nagkakamali yung ating yung part kung saan tayo nag-stop ay doon sa incarnation. Okay, so punta na tayo doon, diretso na tayo doon, incarnation of Christ. Uy, talagang galing talaga ito ni Kuya Paolo. Andun na agad tayo, ano? So, ano yung ibig sabihin ng incarnation, mga kapatid? Mayroon ba kayo idea? I think nabanggit ko na yan sa mga nakalipas na lesson. Incarnation. What does incarnation mean? Rebirth. Rebirth? Okay. Si Rochelle. Ha? Incarnation. Parang gatas nga, no? Tunog gatas yung carnation ni Bob. At saka bulaklak, pwede rin, no? Pero ano pang idea nyo? Incarnation. Anybody? Bumalik ka sa akin. Ganun, no? Bumalik ka sa akin. Naku po. Yung mga awitin nila sa amin, eh. Joke lang yan. Okay, ano pa? Ano pa ang ibig sabihin ng incarnation? Ano yung sa pagkakaintindi nyo? Pagkabuhay. Ha? Pagkabuhay? Okay. Incarnation. Okay. Okay, ganito yan. Ang ibig sabihin ng incarnation ay yung pagiging tao. Pagkakatawang tao ni Kristo. Okay? So, kung titingnan nyo mabuti yung word na incarnation, ang keyword niyan ay actually comes from the word carne. It is a Latin word, carne. No? So, carna, carnal. Di ba yung mga carnal? Makalaman. Mga tao makalaman, carnal. Uy, carnal to ah. Makalaman to, ibig sabihin. So, yung ganyan din yung dyan din galing yung word na carne. Yung karne ng baboy, karne ng baka, carne, laman. So, dyan yung word na yan, carna, carnation, carne. Latin word yon, carne. Ibig sabihin, yung word na incarnation ay naging laman. O in other words, ay naging tao. Okay? So, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi natin, ay He exists before the beginning of the world. Diba? He was the Word, no? John chapter 1 verse 1, ano sabi doon? The Word, there was a Word, the Word was with God, and the Word was God. So, thank you Ate Alexa. So, bago pa naging tao si Kristo, siya ay nag-i-exist na. From the eternity past. So, para matupad yung pangako ng Diyos na darating ang tagapagligtas at magbubuwis ng buhay, magiging the final sacrifice once and for all. Kasi kailangan yun eh. Kinakailangan mayroong mag-sacrifice eh. Kinakailangan may magbuwis ng buhay. And that was already prophesied in the Old Testament. Yung kamatayan ng kordero ng Diyos, Lamb of God. So, si Jesus Christ na nag-i-exist from the very beginning or even before the beginning of the creation of the world, andun na siya, dumating yung pagkakataon na siya ay kinakailangan maging tao. Yun ang ibig sabihin ng incarnation of Christ. Naging tao ang salita. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay? So, tingnan natin ang ilang pang mga talata. Incarnation meaning in flesh. The incarnation defines the act wherein the eternal God, you know? The eternal God, ang walang katapusang Diyos, the Son took to Himself an additional nature, humanity, through the virgin birth. So, yan si Jesus Christ, from eternity past, eternally, siya ay walang hanggan at siya ay naging tao. Okay? Ayan. At sabi doon, He took Himself an additional nature. So, nagkaroon siya ng additional nature. Hindi niya tinanggal talaga yung totally na yung kanyang divine nature. Hindi nawala sa kanya yun. Kundi naglagay lang siya ng
additional nature, and that is human nature. Kaya si Jesus Christ, when He was here on earth physically, He was God and man at the same time. God-man, hindi God and man. Magkaiba yung God and man. Si Jesus Christ, God-man, two nature in one being. He is only one being, but He has two natures. God, divine nature, and human nature. Nandun kay Jesus Christ, okay? Tingnan natin ang ilang pang mga talata dito. Sabi dyan sa John 1:14, "Now, the Word became flesh and took up residence among us." Tingnan natin sa NIV version kasi medyo malalim yan. Ano yan eh? New King James Version na yan. Yung sinasabi dyan, took residence. Pero sa NIV, ang sabi dyan ay, "And the Word became flesh and dwell among us." Nanirahan kasama natin. Kasama ng tao. John 1:14. Tandaan nyo yung mga talatang yan, ha? Kasi sa exam natin, darating yan, no? Lilitaw yan. At kailangan ninyong alam yung mga talatang yan. Anong sabi dyan? John 1:14, mga kapatid. Anong sabi? "The Word became flesh and dwelt among us." Yan. "The glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." Yun. Very good. Thank you so much. Talagang ang ganda ng pagkakabasa nyo para kayong choir. Ha? Sabi doon, talagang malabo na rin ang mata ko. "The Word became flesh," ang salita ay naging tao o naging laman, "and make His dwelling among us." Make His dwelling, nanirahan. Sa ibang translation pa yan, I think sa ESV yata yung binanggit na, "The Word became flesh and tabernacled among us." Tabernacle. Yung word na tabernacle ay parang, alam nyo kasi yung word na tabernacle, di ba sa Old Testament, yung tent, yung parang tabernakulo nila yun eh. Yun din ay parang meeting place ng Diyos at ng tao. So pupunta doon yung mga Israelites to give sacrifice to God, yung sa tabernakulo. At doon din nila nakakausap ang presensya ng Diyos. Doon din bumababa ang presensya ng Diyos. In that sense, yun yung parang naging tahanan ng kaluwalhatian ng Diyos. Nanirahan ng Diyos sa tabernakulo para makasalamuhan niya ang mga Israelitas in the Old Testament. So, ganyan din yung word na ginamit dyan. And the Word became flesh and tabernacled among us. Nanirahan kasama natin. Nanahan. No, He dwell among us. He lived among us. Sumama sa atin. Ayan, di ba? Imaginin mo, no? God was parang imposibleng makaniig natin ng Diyos because God is Spirit. And He is transcendent God. When you say transcendent God, it means He is so far, 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 far away. That is transcendent. Transcendent means infinite, beyond our reach. We cannot reach Him, beyond our capacity to touch Him. That is transcendent. And then, out of the blue, all of a sudden, the transcendent God became imminent. What do you mean by that? Imminent. Became close to us. Hallelujah, diba? The transcendent God that is so impossible for us to touch became close to us, become imminent. Yun ang ibig sabihin noon. He tabernacled among us. He walked with us. May kanta nun eh, Don Moen. Na 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 na. Ano yan? He walked among us. God with us, so close to us, God with us, Emmanuel. Ayan. Hindi nyo alam yun? Nako, mga bata to. Nako. Sayang. I-research nyo. Emmanuel, ha? Batong punawag. Oh, syempre. God with us, Emmanuel. I-research nyo yan. Ang gandang kanta yan. Si Don Moen.
Don Moen, yeah. Hindi Cholo Moen, eh? Cholo Moen is, it's not like that. Okay. Don Moen. Okay. He tabernacled among us. Next. Okay, pakibasa ni Rochelle. Christ Jesus. Christ Jesus. Although he existed in the form of God, did not regard equality with God as something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a slave, by looking like other men, and by sharing in human nature. Philippians chapter 2, verse 6-7. Yan, okay. So pag binasa mo rin yan sa ating mas familiar na version, tingnan natin. Philippians 2:6-7. Kasi medyo malalim yan eh. Parang King James version na yan eh, or New King James. Pero sa NIV, ang pinaka-paborito nating lahat, NIV version. Yan. Tingnan natin. Philippians 2:6-7. No? Ganito ang sinabi. Who being in very nature God. Ayan, na bagamat siya ay nasa anyong Diyos, very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped. Hindi niya inari na makipagpantay sa Diyos. Hindi siya nakipagpantay sa Diyos. But, verse 7, but he made himself nothing. No? Sa halip ay pinili niya na parang maging aba. He considered or he made himself nothing. Taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Taking the very nature of a servant. Sinuot niya o hinubad niya yung kanyang, actually hindi nga niya hinubad eh. Ang tawag nga doon ay sinuot niya yung nature ng isang tao. Ang tawag doon ay kenosis. Kenosis. K-E-N-O-S-I-S. Kenosis. Sa Tagalog ay emptying of himself. He emptied himself. Inalis niya yung kanyang karapatan as God. He is God. He was still God. Hindi na wala yung kanyang pagiging Diyos. Pero tinanggalan niya yung sarili niya ng mga rights as God. Diba? Halimbawa, for example, no? Halimbawa, si Kuya Paulo, isang mayamang asendero. No? Si Don Paulo, no? Nagmamay-ari ng buong Taytay Rizal, Tanay, Angono, no? Talagang napakayaman. Tapos may anak siya, kaisa-isang anak, si Señor Louis. Señor Louis, señorito. Señorito. Señorito o señorita? It's up to you. Okay. Ngayon, dahil siyang señorito, siyang unico hijo. Alam niyo yung unico hijo? Yes. Nag-iisang anak na lalaki. Yan, ha? Ibig sabihin, siya ang tagapagmana. Diba? Tagapagmana ng lahat ng kayamanan ni Don Paulo. Don Paulo Pacundo. Okay. Ngayon, ang ginawa ni Señor Louis, anak pa rin siya. No? Anak pa rin siya. Pero, tinanggihan niya yung kanyang karapatan na maging tagapagmana. Sabi niya kay Don Paulo, Papa. Ano ba yan? Papa o? Papa. 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 Sige, sabi mo kay Don Paulo. Pa. 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 Bagay. Bagay mag- Okay. Papa Paulo, di ba? Papa, sabi mo, Papa. Sabi mo, ayoko nang yung mga kayamanan, Papa. Alis ako sa mansyong ito. Sabi mo,
Hindi ko kailangan ng kayamanan mo, Papa. Ano? Yes, Grandmother. Iwa ko ng mana mo. Yes. Bakit siyang palalayasin mo? Sa kanya nga ito eh. Yung kayang lahat ng ari-arian eh. So tinanggihan niya yung kayamanan niya. He is still son. Anak pa rin siya, hindi mo maikakaila yun. Hindi yun nawawala. Pero ang tinanggal niya ay yung kanyang rights. Tinanggal niya yung kanyang mga karapatan. Yun ang nangyari kay Jesus. When he became man, hindi nawala yung kanyang nature as God. He is still God. He is still the Son of God. He is still the Word of God. He is still the Verbo. You understand? Pero inalis niya yung lahat ng rights na yon. Na yung glory, yung worship, lahat ng para sa kanya. No, tinanggal niya lahat ng yon. Imagine, dapat sana nung dumating siya dito sa lupa, yung first coming ni Jesus Christ. No, dapat sana lahat tayo sasamba. Lahat ng mga nandoon sa Jerusalem, sasamba dapat sa kanya, di ba? Kasi God siya. Oh. Pero iilan lang yung naka-recognize. Di ba? Ang naka-recognize lang sa kanya ay yung tatlong yung wise men. That's the group of wise men. Hindi naman talaga yung three kings eh. Yes. Wise men. Kasi ang hari nung time nun ay si King Herodes. So wise men lang yon, mga pantas, mga nag-aral, mga scientists nga yun eh. Astronomers, actually astronomers sila. Kasi they can read yung ano ng mga bituin, yung galaw ng bituin. They were astronomers. Ayan. They recognized that the king was born, the king of Israel was born. And then ano pa, mga shepherd. They came, the shepherd came and worship the baby Jesus. So, mangilan-ngilan lang yung naka-recognize, nakaalam, nakapansin, at nag-worship kay Jesus. Kasi nga, he tinanggal niya yung kanyang rights as God. That is the meaning of kenosis. That is the meaning of emptying of himself. Yan. Inubad niya yung kanyang karapatan as God. And he take the very nature, he took to himself the form of a slave or servant. Yan, okay? Philippians chapter 2, 6 to 7. Next tayo. Tandaan niyo yung mga term na sinasabi ko, ha? Kenosis. No? Incarnation, kenosis. Kenosis, emptying of himself. Okay, tuloy tayo. Incarnation. Meaning in flesh, the incarnation defines the act. The Son of God became the Son of Man so that the sons of men might become the sons of God. C.S. Lewis, si isang ano to, isang author. No? Si C.S. Lewis. And Son of God became Son of Man. Pero actually yung word na Son of God and Son of Man ay parehong title yon na nakadikit kay Jesus Christ. It refers all of those title refers to Jesus. He is the Son of God, he is the Son of Man. Yung Son of Man na yan, kung mapapansin niyo, ay capital letter M, di ba? Capital letter M. Hindi yan ibig sabihin na Son of Man na normal na kagaya nating tao lang. Son of Man is a title equivalent to the Messiah. Or Kristo, or Savior, or tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng Son of Man. Okay? Tuloy tayo. Humanity of Christ, yung kanyang pagiging tao. So, una, he was God. And then, he became flesh, incarnation. And then, meron na siyang pagiging tao, humanity of Christ. Okay? Sige, tuloy tayo, Kuya Paolo, Don Paolo. Okay? Pakibasa, Louis J. As the child grew and became strong, filled with wisdom and the favor of God was upon him. Yeah, Luke chapter 2 verse 40, makikita natin yan doon, no? Sa Luke 2:40. So, naging tao talaga siya. Kasi ipinanganak siya na mayroon siyang physical body. At talagang katulad din natin, lumaki din siya. Nakipaglaro din siya.
No? Kung noon ay siguro kung lumaki si Jesus Christ ipinanganak sa panahon natin o sa panahon namin, baka naglalaro din siya ng ano ng bola o kaya baril-barilan o kaya ay tagu-taguan. Yung mga ano, patintero, nakapaglaro ba yung mga ganon? Tumbang preso? Yes. Ayan, tumbang preso, luksong baka, luksong kambing, trumpo. Ayan, baka naglaro din si Jesus Christ kung sa Pilipinas siya ay pinanganak. Kaya lang, siyempre sa Israel siya sa pinanganak eh, sa Bethlehem. So, lumaki rin siyang kagaya, normal, kagaya ng normal na bata. Ayan, umiyak din siya. Gumamit ba siya ng lampin? Kung may lampin noon, baka. Na, baka naglampin din si Mary. Naglalaba din si Mary ng lampin ni Jesus. Talagang normal na bata siya. Dumedi ba siya kay Mary? Yes, of course. Dumedi siya kay Mary. Nagka-crush ba si Jesus? Siguro. No? Siguro. May nagka-crush ba sa kay Jesus? Siyempre, meron din. Talagang ano eh, normal eh. Normal siyang lumaki. So, yun sinasabi natin, and the favor of God was upon him. Ayan, okay. Continue tayo. Okay, pakibasa, Josh. Nais nating narinig ang iyong tinig. Jesus had a diverse then lineage of son of man in Matthew 8, verse 20, and son of Abraham and David in Matthew 1. Verse 1. Yan. Okay. Thank you. So, Jesus had the titles and lineage of Son of Man. So, title niya, Son of Man. And then, makikita natin niya sa Matthew 8:20. And Son of Abraham and David. Matthew 1:1. Now, ano ang significant? Bakit sinusulat o nilagay ni o inindicate ni Matthew sa kanyang sulat na Jesus Christ, ano, parang tinitrace niya. He traced yung lineage ni Jesus Christ, no, from Joseph. Kasi sa Luke, yung si Mary, eh. Si Mary yung lineage ni Mary ang tinitrace ni ano dyan, eh, ni Luke, yung lineage ni Jesus Christ through Mary. Pero sa Matthew, si Matthew, tinrace niya yung lineage ni Jesus Christ kay Joseph, sa tatay niya. At pagka tinignan mo kung sino yung naging yung tatay ni Joseph, di ba? Si Jesus, tatay ni Joseph. Tapos yung tatay, si Jesus, tatay niya si Joseph, di ba? At pag tinrace mo sino yung tatay ni Joseph, sino yung tatay ng tatay ni Joseph, malalaman mo na ito pala ay si King David, yung pinaka kalululuhan ni Jesus, si King David. Now, bakit kaya? Bakit importante na ang tawag dito, ipakilala ni Matthew na si Jesus Christ ay galing sa lahi ni David. Ibig sabihin, he is the promised king. Ibig sabihin kasi sa Israel, ang pagiging hari kinakailangan ano yan eh, from one king to another king, patria ano yan eh, monarchial. Yung monarch, kung hari yung tatay, yung anak ang magiging hari. Susunod, di ba? Tapos yung magiging hari, yung anak ng hari na yon, di ba? Sunod-sunod yon. So, pag tinrace mo, si David, hanggang sa kanyang mga anak, apong, pinakadulong apo niya na si Jesus. So, ibig sabihin, si Jesus Christ ang ay isang tunay na tagapagmanang hari. Jesus is the promised king of Israel. Siya ang ipinangakong hari ng Israel o ng mga Hudyo. Kung ibabasihan natin yung kanyang lineage, yung kanyang genealogy, no, yung genealogy niya, kung saan siya nang galing, siya ay galing kay David. At si David, kung babasihan natin, si David ay galing sa tribu ng Judah. Tribu ng Judah. Si Judah ay isa sa mga anak ni Jacob, one of the son of Jacob. At kaya nga si Jesus Christ ang tinataguri ang the Lion of Judah. Kasi si Jesus Christ ay galing din sa tribu ni Judah. The Lion of Judah. Ayan, okay. So tingnan natin. As a man, Jesus was hungry. Oh, nagutom din siya. Matthew chapter 4 verse 2, nagutom siya. Yan yung kwento ng siya ay tinempt ni Satan, di ba? Ng devil.
Sabi ni, di ba nag-fasting siya dyan, 40 days and 40 nights, bago siya nagkaroon ng public ministry. Ayan ay, bago yung kanyang public ministry, he fasted 40 days and 40 nights. And then, nung siya po ay nanghihina, dahil physically he was so hungry, the devil came to him. And the devil said, if you're the son of God, command this stone to become bread. Yeah? And then, sabi naman ni Jesus Christ sa kanya, sabi niya, according to the scripture, the man shall not live by bread alone. Yeah? So, tatlong beses ang tinukso ng Diablo eh. Pero palagi niyang ginagamit ang salita ng Diyos. The word of God says, the scripture says, yun ang panlaban ni Jesus kay Satan, sa devil. Kaya dapat ganun din kayo. Kaya pagka ikaw ay isang Kristiyano na malalim sa salita ng Diyos, ang Diablo, tutukusuin ka. Ang panlaban sa Diablo, word of God lang. According to the word of God, takot ang Diablo sa salita ng Diyos eh. Oh, totoo lang. Dalawang bagay ang kinakatakutan ng Diablo. The name of Jesus and the word of God. Hindi siya takot sa mga krus. Di ba? Yung mga vampire, ha? May mga vampire. Papanakot mo yung mga krus na, ano, no? Hindi yon, hindi pwede. Yung mga vampire nga, nagkukrus nga din yun. Nakikwintas nga sila ng may krus eh. Yung mga vampire, may krus din sila. O dami nun. Yung iba pa nga, ang lalaki pa nga ng cross nila eh. Mga vampire yun, ha? Oo. Oh. Kaya, ang panlaban lang sa mga devil, sa mga evil spirit, only two things. The name of Jesus and the word of God. And that's it. At kapag meron kang pangalan ni Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso, at meron kang salita ng Diyos, alam mo ang word of God, hindi ka lalapitan ng Diablo. Hindi ka lalapitan. Eh, alam ng anak ko, yan o, nak, di ba? Natira kami sa Quezon Province. I think naikwento ko sa inyo to, wala si Eli dito noon, nung time na yon. Tanungin nyo siya kung gaano nakakatakot yung pinagpastoran namin doon, church. Ang laking simbahan yon. Nasa gitna kami ng kabukiran. Nasa gitna kami ng bukid. Sa likod ng church, puro puno, puno-puno ng saging, damo, mga ganon. Sa mga bukid. Oh. Tapos yung kinikwento nga nung mga unang nakatira daw, sa unang tumira doon, ano daw, pagka madaling araw daw gabi, mayroon daw mga upuan, nag-aayos, nagtatangkas-tangkas. Nagsalansal. Tapos may naririnig daw silang batang umiiyak. As doon sa may likod ng church, meron daw parang nagbabantay na espiritu, ganyan. 2 years, walang nagparamdam sa amin. Pero yung mga unang nakatira doon, kinikwento sa amin. Pastor, pagka mga bandang 11 o'clock, tumutunog yung mga upuan dyan. Hinihila, may mga hinihilang kadena, mga ganun. May malaking lalaki na nakatayo doon sa mga puno sa likod. Dalawang taong kami doon, wala kaming nakitang ganun. Wala kaming narinig kahit ano. Narinig ko lang doon, kokak, kokak. Kasi bukid eh, maraming palaka. Wala na pagka after ng ulan, kokak, kokak, kokak. Yun lang, mga ganun. Bakit? Kasi pagka ikaw ay naniniwala na ikaw ay tinubos na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, wala kang dapat ikatakot sa mga evil spirit. The evil spirit will run away. Naririnig pa lang boses mo, takot na sila. Boses mo pa lang yun. Alam nyo ba na you have a commanding voice? The evil spirit, when the evil spirit hears your voice, they will run away. Alam nyo ba yun? Boses mo pa lang yun. Hindi pa nila nakikita si Louis J na gumagano ng buhok eh. Matakbo na yun. Boses pa lang. So, yan. Tandaan yan. Word of God. Next tayo. Thursday, si Jesus nauhaw din. Nauhaw din. John 19:28, when he was on the cross, sabi niya, nauhaw ako. Di ba? Yan, nauhaw siya ng pag-ibig. Tama ba ako? Marami pa, hindi lang spiritual kundi maging physically na uhaw din si Jesus. One time sa John chapter 4, he went to the well.
Na mahabang paglalakbay, mahaba yung lakbay niya. Yes, sa Samaritan woman. Yan, sabi niya doon sa babae, pwede mo ba akong bigyan ng ice cream? Ay, ng tubig? Tubig. Sabi ng babae, sabi niya, Hudyo ka, Samaritano, Samaritana ako, ba't ka nakipag-usap sa akin? Ayun. Pero hindi, yung pala ay, ano lang ni Jesus Christ yun, para magkaroon sila ng conversation. Yan, style lang yun eh. Okay, next. Grew tired. Siya ay napagod. Yan, John 4:6. Ayun yun. Yeah. Yung naglakbay siya ng mahaba yung paglakbay niya, then napunta siya dun sa isang lugar na ang pangalan ay Sikar. Sikar yun. Pangalan ng lugar na yun. Dun siya, dun niya na-meet yung Samaritan woman. Ang lugar na yun, yung Sikar na yun, ay doon nakalagay yung Jacob's Well. Yan, yun yung Jacob's Well. Nandun yun sa Sikar. Okay, next. He grieved to the point of tears. John 11:35. Yan na yung namatay ang kanyang kaibigang si Lazarus. Diba? Meron siyang very, very close friend, si Mary, Martha, and the their brother, Lazarus. And Lazarus died. And then when Jesus Christ arrived, he's already parang 3 days or 4 days na siyang patay eh, si Lazarus. 3 days or 4 days. Talagang nagpa-delay pa si Jesus Christ. Nagpa-delay pa siya. Talagang ano, pinatawag na siya noon eh. Pero hindi agad siya pumunta. Nung may sakit pa lang, parang malubha pa lang yung karamdaman ni Lazarus noon. Nalaman na niya eh, na may sakit si Lazarus. Pero hindi agad siya nagpunta. Hinintay niya talagang mamatay si Lazarus. Hinintay talaga niya na ilagay si Lazarus sa tomb, no? Sa libingan. Saka pa lang siya nagdumating. Bakit? Alam niyo? Kasi gagawa siya ng himala. No? May purpose eh kung bakit niya dinelay. So namatay muna si Lazarus, and then he arrived and he cried. He wept. Jesus wept. Di ba? 11:35, John 11:35. Yan ba yun? Jesus wept. 11, something like that. Tingnan nyo nga, tama ba ako? Yun. Okay. Jesus wept. Alam niyo yung wept? Hindi yan cry. Ang cry, yung miyak lang, tumulo lang yung luha mo. Oh, wept talagang humahagulgul yun. Humahagulgul. Yan yung pagkaumiyak kayo, parang lahat ng emotion mo na, binuhos mo na. Ayan. Kapag ka, di ba, may isang mahal sa buhay na wala, diyan, matay. Oh, pusa nga, umiyak ka eh. Diba? May mga tao na pag namatay yung pusa, umiyak din sila eh. Matay yung paborito nilang pet. Oh, aso. Oh, parang may aso kayo na namatay, di ba? Umiyak si Ate Glenn nun eh. Aso ba o pusa? Aso. Anong pangalan nun? Shasha. Oh, bakit ba siya namatay? Oh, okay. Tapos si ano din si Noe. Oh, umiyak din si sila at Lloyd noon eh, tsaka si Loy Ren. Ayun. So ingatan niyo 'yung mga pets. Okay. Grieve to the point of tears. Next. Tempted, Matthew 4:1. Natukso rin siya, tinukso rin siya ng diablo. Ayun. Okay? Okay, so bakit may mga tanong ba kayo? Baka may tanong kayo, may biglang tanong. Okay lang. Wala? Okay, sige, tuloy tayo. Experience physical death. Yun, namatay din, nakaranas din siya ng physical death. Luke 23:46. Nalagutan din siya ng hininga. And into your hand, sabi ni Jesus Christ, I commit my spirit. And he breathed his last. Namatay siya. Umalis yung spirit sa kanya, yung buhay sa kanya na wala, no? Naiwan lang kanyang physical body. Okay, next. He was one of us, kagaya din niya tayo, o kagaya din tayo niya, katulad din tayo ni Jesus Christ. Siya ay naging kagaya din natin, tao, naging tao siya. Gusto kong i-clarify, ha? Jesus Christ was not man, but he became man. Si Jesus Christ ay hindi tao, sa halip siya ay naging tao. Okay, iba yung doktrina ng ibang reliyon na si Jesus Christ ay tao lang, that's it, tao lang, no, hindi. Naging tao siya. He was conceived by the Holy Spirit. Si Virgin Mary ay ito magandang topic to, kailangan ninyong maintindihan to. When yung si Jesus, si Mary ay nung pinagbuntis niya si Jesus Christ ay walang tinatawag na ano tawag doon, yung parang
sexual intercourse na nangyari between Mary and Joseph, no? In other words, yung kanyang ipinagbuntis, no, is a miracle. When she conceived Jesus Christ in her womb, it was conceived by the Holy Spirit. Yon, ito ay konsepto o conception, the Holy Spirit conception. So walang sexual intercourse. So kaya si Mary, si ay intact yung kanyang virginity nung time na yon, nung siya ay nasa tiyan niya si Jesus Christ, intact yung kanyang virginity. Kaya virgin birth ang tawag sa pagkakapanganak kay Jesus Christ. At so dalawa yung nature niya. Kailangan niya maipanganak sa laman physically, kaya kailangan ng katawan ng isang babae, isang virgin na babae, si Mary. Pero ang talagang nagdalang tao doon, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Okay, yan. Okay. So let's move on. The deity of Christ. Okay. Susunod nating topic 'yan.